light from the Word, our daily study of the Scriptures in our time. Doon sa gulag archipelago ni Alexander Solzhenitsyn ay napakalalim. Kung minsan pag binasa mo, minsan mo lang babasahin yun kasi hindi mo ma-enjoy basahin yung ano eh, kung paano nanggugulang ang mga tao sa loob ng prison. Kung paano binebenta ng mga tao ang kanilang katawan para makakain. Sa Auschwitz ay may mga Hudyo na nagtatayo ng gas chamber, sila nagpo-kakarpintero kasi at least hindi sila mauuna. Tapos sila yung kukuha ng katawan, pag namatay na, tatanggalin yung mga damit, tapos ilalagay sa common grave. Tapos yung mga German na sundalo, nung una, ang ginagawa kasi binabaril eh, ay naapektuhan. Kasi hirap eh, tsaka pag minamasakre mo tao. Ang ginawa nila, para daw efficient, ayun, gumawa ng gas chamber. That is the heart of a depraved sinner. Pag nabigyan ng pagkakataon, lalabas ang burak, ang karumihan natin. Pag nagkaroon tayo ng power, yun ang gagamitin natin. Sabi nga, if not for the grace of God, there I also go. Madaming nagsasabi na madaling tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. Tapos, nung andun na, tinuturo na ng kanyang mentor, discipler, na meron palang pagkapanginoon ni Jesus. Ngayon lang niya nalaman, kala niya, panauhin lamang ang si Jesus sa kanyang bahay. Unang-unang concept niya, may bahay pa siya. Ang totoong may-ari ng bahay ay si Jesus. At i-inspeksyonin niya yung loob. Lahat ng kwarto. Lahat ng sulok. Ito pa, kakatawa pero totoo ito. Pati CR niyo, titingnan niya kung mayroong marumi sa loob ng bahay nyo. Hindi lamang po siya fire insurance. He will do a makeover, a new construction. Kung dati kahoy, magiging concrete. Lilinisin niya, i-disinfect niya. Hanggang pagpanahon na ay katulad tayo ng imahe ng kanyang anak. Yun ang nililigtas ng Diyos, ang makasalanan. Ikaw ba ay makasalanan? Well, alam mo na si Jesus ay namatay para sa iyo. Ang problema kung tinatanggap mong makasalanan ka. Pangalawa, dapat tayong manalangin para sa lahat ng tao. Tapusin ko lang to. Malapit na. At para madaanan natin yung word na all. Masahin ko. Pwede bang uminom ng grapes? Yung tubig ko lang dito ay para sa mamaya sa communion eh. Sorry ah. Dinamihan ko eh. So lang po. Comedy ka. Eh, yun lang yung tubig dito eh. Na ano na yung lalamunan ko eh. Okay. Sabi dyan, una sa lahat, ipinapakiusap kong idudog nyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin na rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan.
upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakakalugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Makikita yan sa English, yung word na first of all, He made for all people and all who are in high position. Yan, all. So, anong ibig sabihin ng all? Lahat. Ang lahat ba ay lahat? O mayroong ibang ibig sabihin? O yan, tanong. Lahat ba ng tao yan mula kay Adan hanggang sa araw bago dumating ang paghukom? O lahat ng taong buhay nung panahon ni Pablo? Maski yung mga tao nasa ibang bansa o kontinente na hindi pa inaabot ng ebanghelyo? Pangatlo, yung lahat ba ay lahat ng taong nabuhay kung saan, kung kailan ka nananalangin? Kwari ngayon, pag sinabing all ay ibig sabihin ba, ilan mga billion nga ba ngayon? Billion. Research mo nga, Muriel, kung ilang billion na tao ang ngayon. Yan ba ang tinuturo? Kung iisipin natin, ito po yung ang pag sinabing head for head, ibig sabihin kung 7 billion tayo, 7 billion ang all. Ang Greek niyan ay past o yung neuter niya ay panton. Yung word na all sa Greek. Ngayon, yung past o panton, ang kanyang ine-emphasize ay yung kabuuan, whole, instead of the parts. Isang example niyan ay 1 Timothy 6:10. Pag binasa natin sa ESV, NASB, New King James Version, New Living Translation, saka New International Version, sabi diyan, for the love of money is a root of all kinds of evil. Ang pinaka ang tawag dito, literal net version ay all evil. So, ina-translate usually yung all ng all kinds o all types. Pasok natin doon sa mga nabasa natin. First of all, hindi yung all na yun, I urge that prayers be made for all types and kinds of people. Yung people kasi doon ay anthropon, men and women ang pinagsasama. For kings and all types and kinds who are in high position. So, yun ang tinutukoy na all. O, ito pa yung sample. At siguradong alam nyo na yung all ay hindi lahat. Merong limitasyon siya. Based on, anong sagot? Context, context, context. 1 Corinthians 6:12, all things are lawful for me. Alam naman natin, hindi all things ang tinutukoy ni Pablo. Ibig sabihin, yung mga lunya, sumamba sa Diyos-Diyosan, hindi yun ay lawful sa kanya. But not all things are helpful. All things are lawful for me. So, ibig sabihin, may limitasyon base sa context. Ganon din yung 1 Corinthians 10:23. Ito pa. Yan. Ang all ay parang team. Yung word na, ano ba sa Tagalog ang team? Grupo ng basketball team or class. Yan. Usually, ang team ay sa basketball ay 12. Tama ba? O 15? Hindi ko na alam ah. Ilan nga ba?
Oh, basta 12 ang alam ko eh. Yan. Sa klase, kuminsan 50. Pero, pwede bang tawagin ng isang team eh may absent na 2? Pwede ba? Yung klase, nag-absent yung isa, class pa rin ba siya? Oo. Hindi nawawala yung pagiging team o class niya miski may kulang siyang isa. Kasi ang tinutukoy niya ay yung kabuuan. So tinutukoy doon ay all types of men and women without distinction or discrimination. Importante po yung discrimination. Kasi ang mga Hudyo, dinidiscriminate nila yung mga Hintil. Hindi tinutukoy yun ang per head, per individual. Yun ay yung kabuuan ang ine-emphasize ni Pablo. Oh, ito pa yung sample. Nahiram ko lang to sa internet. Kung saan ginamit yung all. Katulad niyan, and all Jerusalem with him. Hindi man lahat per head ay all na bahala. Karamihan sa kanila. Yan. Then all Jerusalem and all Judea, hindi rin lahat ng per head, pero karamihan sa kanila. Ganon din yung sa Matthew 4:24. O ito pa, all who take the sword will perish by it. Hindi naman lahat ng may hawak ng tabak ay mamamatay. Ang tinutukoy doon ay yung nagre-rebelde at ginagamit yung tabak. Sinabi ni Jesus to kay Pedro eh. Oh, and all kings of the earth sought the presence of Solomon. Hindi naman lahat ng hari mula North America o South America o nasa China ay pumunta kay Solomon. May limitasyon siya base sa context. Oh. Ang error kasi ng sa Ephesus ay yung mga elitista, yung mga Hudyo legalistic. Dapat ka maging Hudyo at kung ikaw ay Hentil, dapat tanggapin mo ang pagiging Hudyo. Magpatuli ka, kumain ka ng mga kinakain lang ng Hudyo. So, yun ang ibig sabihin ng all. Okay. Dito ko tatapusin yung kung ano yung pagpe-pray natin. Balik tayo sa prayer, no? At yun ang ginagawa natin. Ang sabi, first of all, prayer. Ang iglesia ay house of prayer. In fact, natuwa ako nung kung hindi pa namatay si Brother Bong, hindi pa ako makakasali sa prayer meeting ng San Pedro CRC. Talaga si Brother Bong eh, iba para na magpaalala. Na tayo ay mayroong prayer of praise, adoration, confession, tapos mayroong word, saka lang hingi sa dulo. Yeah, yan yung type na prayer na sinasabi ni Pablo. Okay? Yan, ang prayer ay dialogo natin sa Diyos bilang iglesia. Siya ay nagsasalita sa atin sa pamagitan ng salita ng Banal na Espiritu. Tayo ay sinasabi natin ang nasa loob ng ating puso, pangangailangan, pagpapasalamat, at kumisan ay nag-i-intercede tayo para sa ibang tao. Yan. So, sabi dyan, dapat prayer must be given for all people. Yan ah. All.
Kaya tayo ay okay lang kung mahaba ang prayer natin basta madami rin tayo nabanggit ng mga tao na tayo ay nag-i-intercede. Yan. Hindi dapat mapahina ang force ng word ng all. Iski tayo reform. Kasi, totoo naman eh. Si Jesus, ang kanyang kamatayan, ang pagiging Diyos niya at tao, ay enough to buy all the souls for heaven. It is only by His wisdom na hindi ganoon. At saka na natin tatanungin yan dahil yun ang sekreto ng Diyos. Okay? Tapos sabi niya, dapat din na sandali lang ah. Lako, nagpas na ako. Tatapusin ko lang itong prayer at mayroong part 3, page 3 pa eh. Ito. Yan. First of all, I urge that supplication, prayers, intercession, thanksgiving be made for all people, for kings and all who are in high position, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. Yan. Sinulat yan. Sinulat yan habang ang kanilang emperador ay si Nero. Isang di mananampalataya at sinasabi ni Pablo dapat ipanalangin. O mamaya, hindi ko alam kung ngayon to, ikikwento ko sana kung sino si Nero eh. Pero ito, mga kapatid, pinapanalangin ba natin na ang mga nasa pamunuan na sila ay maligtas? Yan ha, maligtas. Hindi lamang si Pangulong Duterte, ngunit si Robredo rin. Hindi lamang yung mga cabinet secretary niya, si Senator Tito Soto, Congressman Velasco, General Elizar, Governor Hernandez, Mayor Catakis, Mayor Arcillas, pati yung barangay captain nyo. Natin pala. Sino nga ba barangay captain dito? Kasi natatandaan ko yung dad eh. Kaligtasan nila. Kaligtasan ng kanilang pamilya. Hindi kaligtasan physical ha. Mas importante na sila ay maligtas. Walang pagbabago, matagal at totoo kung ang puso ay hindi napanganak na muli. Yeah. Ito pa. Pag tayo'y nananalangin sa mga taong nasa awtoridad, hindi pwede natin gamitin to parang weapon, weaponize, o gamitin sa pambobola. Ito ay para tayo mabuhay ng payapa at ng marangal, maka-Diyos. Bakit? Kapatid, pag nagkakaroon ng gera, genocide, war, civil war, hindi po napapahayag ang salita ng Diyos. Kasi ang mga tao, tumatakbo. Ayan. Sample yan sa Burma. Mga Muslim yan na hinahabol ng mga Burmese na Buddhist sila. O iba ay, alam ko ay mga komunista rin. Paano ka mag-share ng gospel niyan? Kung nagtatakbuhan ng mga tao. O ito pa. Marawi. Eh, pag binobomba mo ng binobomba ang lugar, Muslim yan ha. Tapos sasabihin ng mga bumomba sa kanila ay mga Kristiyano, miski hindi naman, paano mo ngayon i-share ang ebanghelyo sa kanila?
Kaya mas gusto natin na mayroong kapayapaan ang bansa para mahayag natin ang kaligtasan sa pamagitan ng Ebanghelyo. Ulitin ko lang, tayong mga Kristiyano ay hindi pwede magrebelde sa mga otoridad. Hindi tayo pwedeng maging Andres Bonifacio at saka si Emilio Jacinto. Hindi. Mananalangin tayo para sa mga tao, pinuno, maski gaano ka lalana nila, papanalangin natin para sila'y maligtas at sila'y magdesisyon ng tama. Pero, hindi tayo pwedeng manatiling tahimik kasi dapat natin ipahayag ang salita ng Diyos. Ano ba yon? Ano ang kasalanan? Ano ang pagsisisi? Ano ang pagtanggap kay Jesus? Ano ang kanyang pagkapanginoon? Bisan kasi ginagawa, receive and believe, tapos wala na nang i-explain. Ang tawag doon ay easy believism. Ibig sabihin, madali lang. Oh, receive mo lang, accept. Oh, okay na. Oh, tapos, hindi mo na kwento na meron ka palang iiwanan, may babaguhin ng Diyos sa'yo, pero hindi yun para sa kaligtasan mo. Yun ay consequence ng kanyang pagiging born again mo at sa pagiging pagkapanginoon niya. Hindi rin pwedeng tayong manumpa. Ano ba yung manumpa? Sumpain ang mga government officials sa prayer. Hindi rin tayo pwedeng mambola na sabihin natin, sila ay mga bayanin at mga hero namin. Mga kapatid, ang isang hero lang natin, isang champion lang natin, isang superman lang natin. Oh, sino? Panginoong Hesukristo. Yun lang ang at kung mambobola tayo, sabi nga, if I have, ano nga yun? Boast. Yan, yung pala. If I have to boast, I will boast in the Lord. Pag nanalangin tayo sa mga nasa pamunuan, papanalangin natin na nasa good health sila, pati ang kanilang pamilya. Alam niyo bakit? Siguro naman alam niyo, no? Pag meron ka nararamdaman o kaya ang minamahal mo ay may sakit, sigurado bugnutin ka at nag-aalala. At habang bugnutin ka at nag-aalala, madaling magkamali ka ng desisyon. Hindi na tayo nasa panahon ni Constantine, ni Hitler o ni Marcos na naghihintay tayo ng financial support sa gobyerno. Mahiya naman tayo. Enough na ang binibigay ng Diyos sa atin. Yan. So, doon muna ako magtatapos kasi mga isang oras pa ito ulit yung susunod. Pupunta na lang tayo, no? Buhay ni Nero yan, sa kalalang. Kaya hindi ako nagdibiro, Brother Jerry, na sabi ko kanina isang oras na. Tatuwa na nga sana ako, ikaw magpipreach eh. Kasi sabi ko, paano ko kaya matatapos to? Yan. Mahaba, no? Oo. Kanina pa ako nag-iisip eh. Kung paano ako lalanding. Oh, dito tayo maglalanding. Yan. Application. Dapat natin pag-aralan ang Biblia. Pag mayroon tayong mga bagong mga kapatid, dapat nating turuan. Hindi pwedeng mag-isa. Sipin nyo, kung may basketball, mayroon kayong bagong membro, tapos hindi kayo nagpa-practice nung una. Di pag sabi, pag sinabi ko ito, papasok ko ito. Tapos hindi niya alam yung play nyo. Ano mangyayari? School book. Ano ba tawag? School book ko yun. Wala. Wala kayong play. So, dapat tinuturuan natin yung mga bagong. Eventually, tuturo natin yung kabuuan ng Biblia. We cannot add or subtract from the Word of God. Pangalawa, suggestion.
at ginagawa naman natin. Pag magpe-pray tayo, hindi naman bawal magsulat ng listahan. Pag namimili nga tayo sa grocery, naglalagay tayo ng listahan, di ba? Bakit? Eh kasi baka makalimutan mo. So yung ginagawa natin ni Muriel na ilalagay yung pangalan ko nung sino papanalangin, tama yun. Pangatlo, miski po tayo nasa ganitong sitwasyon, gamitin natin lahat ng pamamaraan para mag-share ng gospel. At napapansin ng iba na dumadami tayo. Kaya lang, baka hindi naman tayo marunong mag-harvest. Punla tayo ng punla, tapos yung mga nasishera natin o nakikinig sa atin ay pupunta sa mga Armenian churches. Naku, sayang lang. Sabi ni Pastor David Lim, Dr. David Lim, professor ko, two Sundays ago, mayroon silang online meeting ng Luzon, Sian, mga pastor. May kwento siya, sabi, nung demonyo sa Diyos. Ha, ha, ha! Pandemya lang para masarado ko mga iglesia mo. Yan sabi nung demonyo, sabi ng Panginoon, alam mo, hindi mo nasarado yung mga iglesia. Dumami nga sila eh. Alam mo nangyari? Dumami nasa mga sambahayan o online. Kaya gamitin natin mabuti. Meron pa siguro tayo may isang taon pang ganito bago tayo makalabas. Pero ito nga, palagi in-emphasize ko, yung pwede na magpabakuna na kayo. Bakit? Hindi lang dahil sa iyong kalusugan, kasi mas madali tayong makakagalaw para mag face-to-face discipleship. Paano kung hindi ka pa natuturukan, mahirap makisalamuha sa tao. Talagang kailangan natin ng eventually ng face-to-face. Yan. Lastly, we should value bilang Reformed Christian the doctrine of grace. Alam natin ang ibig sabihin nun na ang Panginoon ay nagliligtas ng makasalanan. Alam natin ang ibig ng makasalanan. Hindi lamang yung panglabas na makasalanan. Ibig sabihin lahat tayo, miski ako, may tinatago tayong kasalanan na ang nakakaalam lang ay ang Diyos. Ngunit, miski ganoon, minahal tayo ng Panginoon, namatay siya para sa atin, binigay niya yung anak para sa atin. Huwag nating ikahiya yung yamang iniwan sa atin ng mga ating church fathers, mga Reformed pastor. Hawak natin yan. Yan ang totoong grasya ng Diyos. Tayo po'y manalangin. We thank you, Lord, for this time that you give us. May you continue to speak to us through your word. And may you guide us on how we will live and witness to your goodness. In Jesus Christ we pray. Amen and amen. Please don't forget